Hoy. Hello po. Ayan. Hello. Good morning. Hello po. Good morning po. Morning po. Baka Qatar po. Wow. Ikagigising ko lang. Nagulat ako. Pareho po tayo. Ha? Pareho po tayo. Ano pala ang pangalan mo? Beverly po. Ang trabaho mo sa Qatar? Yaya. Wow. Ilang years na? 8 years. Ang tagal na. Ang tagal na rin single. Parang wala ka nang balak umuwi ng Pilipinas ah. Pag ano po, pag hindi kinamad, nakakatamad mo ang ginas eh. Ayun ba? Po. 8 years, sobrang tagal na yun. Opo. 8 years, ang beses lang ako umuwi. Bakit wala ka ng balak talaga umuwi? Wala ka ng balak umuwi? May plano. Siyempre, nag-iipon for the future muna. Saka sa Pilipinas? Pangasinan po. Ilan taong ka na, kuya? Sa tingin mo? 37? Galing mo naman. Ang galing mo. Isa lang yung mali mo. Kasi... Hello? 36 pa lang eh. Almost perfect. May anak po ya? Anak? Wala. Opo. Binata ka? Siyempre. Ikaw? Hindi nga. Sa edad na yan, single ka? Kaya nga nandito, di ba? Malay mo, may kasawa ka. Iniwalayan mo lang. Wala. Wala, wala. Totoo, wala. Nasaan ka ulit, kuya? Taga Palawan ako. Sa Palawan. Anong work mo? Mukhang nasa hotel ka pa? Nasa hotel ako. Hindi, naga-quarantine ako. Balik na sa... Nag-aantay na lang ng flight. Saan ka pupunta? Sa iyo. Oh. Wow. Ang harot si kuya. Sana oh. Wait, ayaw mo ba? Saan nga? Sa barko. Sa barko. Huh? Sa barko. Ah, siman. Siman lolo. Yan lang talaga pag marinig agad, yan agad iniisip nyo, di ba? Di naman yung lahat. Yung iba lang. Kasi yung bansag nila sa inyo, mga siman, di ba? Siman luloko. Iba lang yun. Iba lang yun, siman na daw yung niluloko. Sana all. Sa bagay, may point ka naman, kuya. May point ka naman. Kaya nga, kaya mahirap. Mahirap na makahanap ng seryosong babae ngayon. Mahirap na, tama ka. Mahirap magtiwala lalo't malayo. Lang, siyempre, if ever man makahanap ka, tiwala lang sa isa't isang ganun lang. Respeto. Siyempre, kilita, tingnan mo mabuti naman ang background ng babae, kuya. Hindi yung basta-basta ka nalang pumapatol. Depende pa rin. Mas lalat na ngayon na panahon. Marami naman sa... Hindi, magpakatotoo tayo, ha? Marami naman sa mga babae na nagkukunwari na
single, nag-uwari na ano, hiwalay. Pero mayan, natulpo na. Eddie, delikado wow. Buhay. Eddie, wow. Eddie, wow daw. Kasi mga bagay na gano'n, diba? Tapos darating din lang sa gano'n, sayang din yung panahon nyo. Sayang din yung panahon darating sa mga bagay na gano'n na hindi na maganda. Dapat pag nagmahal, wala nang kung anong away-away pa. Hindi na kailangan ipatulpo na. Ayusin na lang ito para hindi nakakahiya. So, sorry, nahiya nga ako dito eh. Kapon pa ako nagsasabi kay AI. Kay DJ, sabi ko nahiya ako eh. Nahiya ka, pero sumama ka. Ano kaya yun, kuya? Wala, well, sino ka, pero sumama. Sinumbakan ko lang. Subok-subok lang po kay Tay, kuya. Wow. Kahit pwede bang sumubok? Ano? Oh. Wala ka pang anak? Dalaga. So, bagay, 8 years ka na dyan, oh. Sana all. Sana all daw. Wala-wala walang anak. Ano daw? Sana all daw walang anak. Saka wala lang talaga. Saka sa Pilipinas? Wala, paulit-ulit si Kuya. Pangasinan, sabi ko na nga eh. Kasi pag nakikita kita, nakakalimutan ko agad eh. May memory gap ka na. Si Kuya. Kayong naiisip ko. Tuwa-tuwa-tawa ko yun, may memory gap ka na agad. Yan, basta. Inom ka na, kuya, inom ka na, ano, yung gamot, ah? Ay, yung ano, inom ka na para sa memory gap. Memory card yun. Palagyan na lang ng memory card para hindi makalimutan. Pitingin. Sana all. Oo ko sa'yo po yan. Para si DJ. Ang kulit mo, kuya. Para kang kitikitig sa upuan mo. Ang kulit mo. Kinikilig na kasi ako eh. Kinikilig ako sa'yo. Para kung tayong may aibag, kuya. Hindi ka gigising ko lang kasi. Ang aga. Ba't yan nagising na ako? Dapat mamaya pa sana ako magising. Akala ko pang gabi lang. Akala ko pang gabi. Ano rin pala? 24 hours ba to? Hindi. Inimin ka naman. Inimin point pa naman natin ni DJ. Kaya nga. Akala ko sa gabi lang. Sa umaga pala meron din. Hindi kayo nanonood eh. Kapag nasa barat. Nood-nood din daw pag may time sabi ni DJ para malawag mo naman kung ano. 24 hours na nga nanonood. Kasi yung oh, hindi lang na yun. Oh, 24 hours pero hindi mo alam. Nga? Ayawang ko. 24 hours na nanonood. Ba't di mo inalam? Ang buto sa iyo daw. Hindi ka naman tinitignan yung ano? Yung oras? Kung anong oras na yun? Basta ko nanonood. Kuya, kabata-bata mo, may memory gap ka talaga. Amazing. Hindi na nakakalimutan ko kasi pag nakikita kita. Ay, sana on. Ito na lang kasi nakalagay sa memory ko, di ba? Eddie, wow! Huwag ko sa'yo, po. Ba't di ka pa nag-aasawa? Ano? Parang na... Nag-focus ako sa parents ko para tumulong muna. Ewan. Ganun siguro. Para naman may kwenta na pinalaki ako ng magulang ko. Pero
Podcast pala tayo. Pinikal. Family Voice pala. Ano naman pagsisisi? Bakit galito na edad natin? Hindi pa tayo nag-aasawa. Pero masarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa magulang natin. Sa bagay, ganun din. Ganun din talaga yung prinsipyo ko. Kasi siguro inabot ako ng ganitong edad. O talagang wala pa talagang nahanap na totoong true love. Tama. Hindi ko makita yung ano mo. Nakikita ko lang yung labi mo. Patras ka unti. Ha? Ayan. Sabi mo. Aba, sabihin mo na anong gusto mong sabihin, kuya. Para hindi ka na makuya. Sabihin mo na po yung gusto mong sabihin para hindi ka na po makuya. Aga pa kasi. Oh, di ba? Sinisiyo pa itong ano ni DJ. Kung bakit pa aga pa. At least sana hindi mo na in-accept. O talaga, kuya. Hindi ko sana i-accept. Yung nagkita-kita, in-accept ko na lang kasi sabi ko parang maganda ka naman. Eddie, wow. Ang galing talaga magbola. Ang galing talaga magbola ng mga siwan. Video. Hindi wow daw. Kakain ako, wala akong pake. Ano daw? Ayaw niya, wala nang maganda ka. Baka tumitingin ka sa maganda lang ba, kuya? Ah. Tumitingin ka sa maganda? Hindi naman sa tunay na tao talaga. Ano sa tingin mo, hindi tao yung mga nakakausap mo? Minsan tao, pag nakatalikod, minsan hindi mo alam. May halong ano na. Kaladian. Ha? Ah? May halong kaladian. Hindi naman. Depende talaga sa babae. Hindi kasi sinito ba paras tayo malayo, di ba? Paras malayo yung trabaho natin, hindi. Hindi natin alam yung ginagawa ng mga babae, di ba? Yung mga maiiwa sa atin. Wala tayong kaalam-alam, di ba? Tapos malalaman natin yung pala iba na yung ginagawa. Kaya mahirap. Ganun din. Kung ano yung iniisip mo, kuya, ganun din kami mga babae. Ano yung ba sa inyo? Oo naman. Siyempre. Hindi kasi sa inyo, mas ma, parang sa babae, parang mas mababa yung, ano yung tawag doon? Yung loob nila. Depende na sa babae yun, kuya. Depende sa babae kung may pagkamarupok. Marupok. Mahirap yun. Sigurasa agad dun. Sigurasa agad tayo dun. Yung mga babae hindi makapagantay, di ba? Kaya yan. Pag-pril lang mo na kayo. Pray mo kay God. Anong oras na dyan? Daling araw. Daling pray. Araw? Okay. Hindi ka pa nabuto. Pagigising lang. Pero mas pris ka pagising sa akin. Mas pris ka pa sa akin. Walang tulog. Para maging fresh, kuya, itawa lang yung itawa. Kung may problema, ano, huwag dibdibin. Idaan mo sa tawa. Kung hindi mo kaya idaan sa tawa, idaan mo sa dasan. Kung malungkot. Kaya naman labanan yung lungkot, kuya, eh. Masarap maging masaya. Single ka? Single ka talaga? Wala kang... Ala! Unlimited si kuya. Hindi nga, naninigurado lang, naninigurado lang. Oo nga, single nga ako. Gusto mo magpakita passport ko? Passport? Hindi naman nakalagay doon kung single ka.
Ang nakalagay, kuya, kung single or married, no? Ang nakalagay ba? mga pas mo, wala? Pas mo na relationship? Marami-rami. Marami-rami? Sana ila. Sana all daw marami. Tik na sa 11 lang. Wow, wala sa kalahati ah. Tapos ngayon, mahirap kasi. Mahirap kasi kuya. Dati pastor, pulis, tapos dati naging ano, sundalo, nursing, like, kaso. Lahat may baril, ma'am. E delikado. Delikado talaga, mga pulis, mga ano, mga sundalo, delikado. Ba't wala ka nangyari? Bakit biglang naglaho sila lahat? Ano? Ayoko kasi sa isang lalaki yung umiinom sa ano, naninigarilyo. Ay, ay, umiinom dyan. Bakit di ka hindi umiinom? Umiinom no, ng tubig? Bisyo ko. Ng tubig? Bisyo ko lang siguro sa trabaho. Siguro trabaho. Kaya siguro tanda na ako sa kakatrabaho ko. Ang bait mo siguro, no? Hindi. Bait. Hindi. Bakit hindi? Wala ka nasabihin ko mabait. Siyempre, may attitude naman din ako, kuya, na hindi maganda. Kailangan sabihin mo naman sa sarili mo. Siyempre, nararamdaman mo yun eh. Di ba? Kumbaga, kung pwede ka sa sarili mo. Confident mo rin sa sasabihin sa... Mga taong kakilala, mga taong nakakilala lang naman siguro kung anong ugali ko. Siyempre, sabihin ko sa'yo, oo, mabait ako, hindi mo pa naman ako, no. Napakatot tayo sa sarili natin, huwag na tayo paka-plastic. Hindi kasi kaya ako, once na ganyan, katulad sa amin, parang minsan nababasa ko na agad yung pagtingin mo lang sa tao. Minsan may nababasa mo na agad yung tao kung mabait, kung suklada, kung ganyan, di ba? Lakas kasi yung kotob ko na pakiramdam ko gano'n. Sana o. Sana o. Basta mag-ingat ka na lang, kuya, kung naka-akyat ka na. Mag-ingat-ingat ka na lang. Siyempre. Lagi na lang magdasal kasi nasa dagat sa kuya, mahirap na baka iba ka pang ng dagat. Salamat. Hindi ka naman mabuboard sa bar mo kasi maraming isda. Pwede mo pagtripan mga isda sa dagat. Isda? Pwede mo pagtripan isda? Kasi wala ka na tao, pagtripan mo. Isda na lang, at least, kahit na pagtipan mo. Wala ba sabi yung isda sa'yo? Tapos ka na lang sa trabaho. Wala naman, hindi. Mahirap talaga sa barko kasi. Wala kang maisip minsan. Kukulong ka na lang sa kwarto mo. May maiisip yan, kuya. Makinig ka ng worship song, mga Bible study, matatanggal lahat ang pagod mo sa work. Ano ba? Opo. Nagawa mo? Pampatulog ba? Opo. Hindi lang pampatulog, kundi pampagaan ng sama ng loob ko. Ano man yung sama ng loob mo? Kailan ka uwi ng Pilipinas? Maybe this month or next year. I don't know. Next
protection na lang. Kung para sabay tayo. Abot na patingin ka. Ayaw magkasabay? Hindi tayo makakapagsabay, kuya. Next year. 9 months lang naman ang kontrata ko, awa ng Diyos. Oo. Pwede ako mag-extend. Pwede ako mag-extend antay sa Pilipinas. Sige, mag-a-adjust ako dun, no? Hindi nga. Kailangan dapat naka-schedule ka na na pauwi ng Pilipinas next year. Kasi sa amin, sigurado, 9 months lang naman. Anytime naman po yan, no, pwede naman ako umuwi. Sa akin naman yun. Wow. Malakas. Sa tagal mo nang yan. Hawak mo yeah, na siguro. Lahat naman na 11 years na rin ako dito. Buhay pa 11 years na ako nandito sa Brooklyn. Pero dito sa Doha, Qatar, 3 years na ako. Dati nag-Dubai ako. Ba? Kabata-bata ko nag-abroad. Ilan taon? 18 years old. Nag-abroad na ako. Oh. Okay. Sipag ka talaga. Sipag na bata. Yan dapat yung mga pinagpapala. Thanks God ako kasi tinuruan ako ng magulang ko. Ilang ako tinuruan magbino. Hindi ka marunong uminom? Kahit tubig, hindi ka marunong. Napainom ka lang siya. Siguro. So, yun. Pero ala, yung mga sigar niya, hindi ko. Ako, parehas yung kakilala ko. Sana, oh. Parents ko kasi walang video. Ka na talaga siguro. Ha? Ah. Ano daw po? Sayang, di mo narinig. Ano, kuya? Ah? Ano sabi mo? Hindi, sabi ko, ata talaga yung hinahanap ko. Tuwan-tuwa si kuya. Tuwan-tuwa. Hindi naman. Masaya lang. Agree. Kahit nandiyan ako, sa loob ng 8 years ko dito, hindi ko naramdaman yung homesick. Hindi ko naramdaman ko. Nasa bahay ka lang? Opo. Mabait siguro yung amo mo? Napaamo. Noon, hindi siya mabait. Eh, siyempre. Dinrab ko na lang kahit na hirap. Eh, siyempre, kung may pangarap talaga, kakayanin lahat. Hindi ganun talaga pag mabait ka, minsan mabait din yung mga amo mo. Depende nga sa'yo yan. Depende sa dala ng pagkatao mo. Depende kung klaseng tao. Depende kung ginayo mo. Ma'am, no? Pag ginawa mo na yun, ma'am. Bad yun. Nasubukan mo na yun? Oo. Hindi. Bad yun, mabait. DJ. Mabait talaga pala si girl. Tinanong ko lang para kung talagang ginawa niya yun o hindi. Eh, iba daw din yung duraan daw yung pagkain ng amo eh. Kaya daw nila, yun ang ginagawa nila para ano, mapaamo ba? Anong DJ? Hindi mo nagagawa yun? Ay, masama yun. Ay, masama yan. Sana all. Sana all. Oo. Masama yun. Eh, huwag yung gawin nyo na. Masama yun. Sana, oh. Kailangan isipin natin lagi tayo may takot sa Diyos. Kasi darating yung point na baka makarma tayo sa pinagagawa natin sa amo natin. If ever man gawin natin yun. Tama. Kung ito'y makatuluyan mo, sir, ito yung sinasabi na lahat andyan na kay girl. Binata. Dalaga pa, wala pang anak dos, girl. Oh. Wala pa, kuya. Oh. Takot to na lukuhin ka. Ganun. Pa kahit sa barko ka, panatag ka na pag maiwan mo si girl dito sa Pilipinas, datan mo pa rin, andyan pa rin siya.
Oh, kahit it yours magantay sa akin, walang problema, di ba? It yours? Wow, okay. Sana ako. Ay, gurang na niyang kuya. It yours. Yes, ka na nga dyan sa nagtatrabuhan mo, di ba? Hindi ka na umuwi ng Pilipinas. Iwan ko ba? Baka tablan ko mas masaya ako sa trabaho. Ano pero hindi ko naman hindi ko naman tinatanggal yung communication ko sa parents ko. Andyan na. One buwan naman sinusuportahan. Pero iba pa rin yung feeling sa personal, di ba? Sobrang tagal mo na rin. Sa akin, parang hindi ko na kaya yun. Pero kung sa mag-aantay ako kahit kailan. Wow, parang kanta yun, kuya. Hindi nga. Next year, baka uwi ka. Next year, uwi ka. Mag-vacation ka naman, para. Yun ang plano ko next year. Pinapauna ko muna umuwi yung mga kaibigan ko, saka ako uwi. Kasi siyempre, jamming-jamming din pag may time. Sana all may jamming. Hirapin kasi kung maranasin mag-jamming eh. Baka na-experience mo, may asawa ka na, tapos doon ka na na-experience mo mag-jamming. Ang sarap pala mag-jamming. Tapos wala na, nakalimutan mo na yan. Doon ka na palagi. Mas maganda yung hindi na, hindi naman, wala naman sa Biblia yung ano kuya eh, yung mas masama yun, hindi ka nakapagsasawa. Hindi naman masama yun. Okay lang, kung hindi naman ako makapagsawa, wala naman problema yun kuya. Ha? Oo naman. Siyempre, inlano ko lang yung sarili ko. If ever hindi naman ako makapagsawa, at least may SSS naman, may insurance naman, at yan naman na yung ano, di ba? May self-care. Self-care. Ganda pa rin mo. Sabi nila, yun yung sinasabi ko. Kasi ako, ilang beses na rin ako naloko. Di, sa totoo, nag-ano na ako, nagpakasal na ako nung dati. Tapos, release pa lang, wala na. Nalaman ko na... Ano? Na nalaman ko na may problema sa iba, yun, tinigil ko na lang yung kasal namin. 3 days na lang yun, ha? Kaya ngayon parang ang hirap magtiwala na sa babae. At ang MMK kwento ng buhay mo, kuya. 3 days na lang, kakasal lang sila. Baka nakaprepare na lahat ng Ricardo dun sa handa. Dito, lahat na bayad na, yung gown na sa bahay na. Mm-hmm. Yung mga magulang ko dito, magulang ko nasa Manila na. Mm-hmm. Tapos wala na niya. Pwede ipasok mo sa MMP mm-hmm. Yung kwento. Huli mo lang, huli mo lang nalaman, sir. Lalaki pala? Ano? Dito na lang. Aray ko? Nahirap yun. Mahirap magtiwala na. Parang hindi ko naman nila lahat, di ba? Hindi naman talaga siguro sa kapalaran mo no, kung sino talaga yung opo. Magiging light. Tama. Kung binigyan ka ni Ed na maging single forever, acceptin mo yun, kuya. Huwag ka magsisisi ng iba. Ano ba yan? Sabi nila wala na forever ngayon. Oh, may forever lang siguro si God. I-connect mo sarili mo kay God. Kahit namatay ka na, kahit kung saan ka man ano, mapunta, na-center mo pa sa buhay. Hindi siguro nag-abroad. Hindi siguro nag-abroad to si girl. Siguro Madrid to. Sana ako. Pero nga, Dijo kasi, hindi umiinom, hindi lahat ayaw niya. Gusto lang niya trabaho eh. Mm-hmm. Mabait na bata nga. Pwede bata. Swerte yung kakasama nito. Mapapatino siguro, kuya.
Swerte ako. If ever man. Ito si sir kasi matino na to. Dapat yung pinaris pala sa iyo. Dapat yung medyo basagulero, no? Para mapatino mo. Aray dyan, hanapan mga dyan ang basagulero? Meron ba dyan ang palainap? Hello? Nagbabakla ka, kuya? Ah? Nagbabakla ka? Babakla? Ano yun? Oo. Babakla. Kasi basagulero sa ninindig eh. Basagulero? Oo. Oh. Hindi mo na-gets? Hindi mo na-gets? Sino sinasabi ako? Hindi nga yan si sir. Sabi ko yung iba po. Kasi nga si sir, matino na yan eh. No? Eh dapat yung pinari sa'yo yung basagulero. Ikaw pala yun. Ay, ako? Eh, nabalik ko na lang sa magulang ko, DJ. Ganun. Babalik ko na lang sa magulang niya. Sana all. Sana all. Wow, mag-termi ka dyan sa upuan mo, kuya. Ikot ka ng ikot. Hindi, tinititigan kita. Naman, baka may stroke ka, kuya. May stroke ko dyan, Ricardo. Mag-isa ka pa naman dyan. Pinapakita mo yung mukha mo lang eh. Ay, bawal nang pakita ng ano dito, kuya. Masama yun. Ano gusto mo ipakita, sir? Masama. Di, mahirap kasi sa ganun, di ba? Para sa masil, sa pag nagpupos sa mga mukha lang, kadalasan pinapakita. Alam mo na yun. Kasi maraming mga babae na mukhang babae, pero yung... Pero hindi pala tunay na babae. Ganon, sir? Tulad dun sa nangyari sa'yo. Sir, no, ikakasal ka na sana. Huli mo lang nalaman. Lalaki pala. Ganon? Diyos ko. Hindi pwede. Masama yun. Masama yung... Papakita mo cleavage mo, kuya? May cleavage ka mo? Ay na. Masama. Ano lang, respeto lang. Ganun. Parang ano, para slim ka ba? Slim. Hindi. Chubby. Ah? Hindi ko, hindi DJ. Ah, hindi. Chubby daw, chubby. So DJ. Hindi ako Muslim. Ay. Muslim daw. Hindi. Kung slim ka po ba, chubby, mataba, ano? Ah! Sorry. Ambot sa langaw. Oo, oh, chubby ako. Chubby ka na nga eh. Gusto mo nga napakita ng sexy? Hindi kasi napapansin ko naman eh. Kung sexy hanap mo, marami-rami dito. Mas gusto ko yung chubby. Diba? Hindi ka mag-aalin lang yan. Ano yung ginawa mo, lechon? Hindi ka mag-aalin lang yan, chubby. Simple, kahit saan party kakainin mo, pagkaka-lechon, diba? Sarap yung lechon kahit saan party kakainin mo. Ewan ka, hindi naman nakakain ng baboy. Sana ako. Hindi ka kumakain ng baboy. No, hindi ako kumakain ng baboy. Kulay tas is the manok. Ganyan lang ang kumakain ko. Ano relihiyon mo? Christian. Catholic. Christian? Catholic ko. Hindi, kasi may Roman Catholic, iba yung Christian, di ba? Kasi may... Katolik ko ano? Ha? Ano ba? Hindi lahat. Hindi na na?
Hindi lang Muslim ang hindi pwedeng kumain ng baboy. Katolika, Katolika. Hindi ko lang hindi ko lang type kumain ng baboy kasi napapanood ko noon pa na yung matawag ko na nauuod, parang ganun, napapanood ko sa TV mga may virus yung baboy. Sabi niya, kaya niya ako nakain. Bakit kung hindi ka kumakain ng baboy, bakit naging ano? Baka it ka lang, wala akong sinasabi. Kuya, mas masustansya ang gulay kaysa sa baboy. Mas masustansya ang gulay kaysa sa baboy. Kasi nasobra mo ka. Mas masarap pa rin baboy tsaka malaman. Puro sakit niya lang. May high blood ka, kuya. Hindi nga, balik na tayo sa ano, wala nang oras ata. Oh, so, sige. Ibalik mo yung nakaraan mo. Huwag nga. Nakaraan na nga yun. Mahirap na damputin. Ah, sige na. Seryoso nga. Hindi nga. Seryoso. Uwi ka. Sana makauwi ka, next year? Ngayon pala para may patutunguhan to. Okay. Mag-sit na ng bakasyon after 10 months or 9 months. Ganyan. Wow. Anong problema ko yan? Ako mag-adjust para sa'yo. Wow. Sana all. Hindi na ako tutuloy sa sampa. Gusto ko na pa. Gusto ko na umuwi ka na agad ngayon. Ang mahal ng ticket, kuya. Huwag kang ganyan. Ang mahal ng ticket. Hindi, malapit lang naman eh. Di ba? Nada lang ang problema, kuya. Pareho naman tayong single. Kung totoong single ka, ha? Totoo nga. Nada lang ang problema. Kasi ang dami mo na palang naging ex. Baka pagdating dito ng Pilipinas, siyempre, maghahabol-habol yun sila sa'yo. Mahirap yun. Makita ka si Manot. Ewan ko, parang pahiramdam ko mas nag-enjoy ako sa buhay ng dalaga. Marami-rami dyan nagpaparamdam kaso nga. Wow. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, nag-focus ako sa parents ko. Kaya wala akong ano. Ilang taon ka na nga po, ma'am? 29 po. 29. Tapos ikaw naman, sir? 36 na. 36 na daw. Hirap na mga anak, ma'am. May mga 30 plus, ma'am. Okay lang naman yung DJ. Wala naman problema yun. Kaya naman umiri, ano? Opo. Wala naman problema. Importante may mga insurance. Tama. May pag-ibig, may SSS, may ano pa. May SSS. Oo. Oh, ganyan. May mga ano pa. May St. Peter. Ganon. Opo. Huwag naman ganun, maaga pa. Diyos ko, maluoy ka. Opo. Ang pangit nun, nandito ka sa abroad, tapos dalaga ka, wala kang napunda ng pangit. Kailangan habang bata pa tayo, iplano na tayo sa future natin. Huwag natin iplano yung future na maging asawa. Hayaan mo yan muna yung maging asawa. Bibigyan naman ni God yan. Kaya maraming nga dyan, no, hindi nakapag-ipon habang binata dalaga pa. Isipan nila mag-ipon kung may asawa na. Ang hirap na mag-ipon noon, no? Lalo na pag mga anak. Oo. Naisip nila, ay sana nag-ipon ako nung bata-bata pa ako, nasa abroad ako. Nasa huli lagi pagsisisi. Yes.
Mabuti yan sa'yo ngayon pa lang, kahit dalaga ka. O, kompleto na ng benepisyo pag sakali. Wow, sana all. Ako ng Diyos, magulang ko, mama, papa ko, nabigyan ko na ng ano, lahat na, wala na ng problema. Tama. If ever kunin man sila, wala, hindi na ako mawang problema. Kasi pag may pamilya ka na, may asawa ka na, sisikapin mo na naman dun na sakaling mawala ka, hindi maghirap yung mga anak mo, pamilya mo, asawa mo, ganun pag kahit nawala ka. Yun ano may pukusan mo, no? Habang nagsasama kayo. While na dalaga, binata ka, isipin mo lang din yung pamilya mo, yung parents mo. Wow. Pero yun na nagawa na yun ni girl. Pinaplano lahat. Pinaplano talaga. Ha? Mahirap yung basta-basta mag-asawa ka na. Ay, mahirap. At least, di ba, kung hindi ka napupunta ng abroad, at least, may napundar ka. Kasi kahit malaki yung sahod mo, wala ka namang naipon, napunda, no? Wala din, no? Oh, kahit na nandito ako sa abroad, may business ako sa Pilipinas. Wow! Kahit pa paano. Yun, sir. Diba? Ganun lang yun. Bait mo talaga. Wala ka nang hanapin pala, sir. Kaya nga, DJ, lahat sa kanya na ato eh. Hindi naman. Hindi umiinom. Walang bisyo. Mabait. Sexy. Papa. Inegosyo. May benepisyo. Sexy ka dyan, DJ. Ayos ka. May silpit. Yung sexy, hindi ko na-accepten. Yung sexy, hindi ko na-accepten. Kung chubby ka, yun yung sexy, di po ba? Ngayon, sir, no? Yung mga sexy ngayon, mga chubby. May sexy naman na chubby, di ba? Huwag lang yung sobrang, ano na, ay hindi na talaga sexy. Hindi naman. Ano ka sexy na chubby? Yung disiplina naman ako sa pagkain ko. Wow. Vegetarian eh, na? Hindi na kumakain siya, DJ, ng baboy, tapos... Wala. Tumaba. Siyempre, nagpapataba. Nagpapataba sa akin. Mga, ganyan, mga chocolate. Maraming kanin. Yung mga mamantika, baboy, yun. Baboy, hindi nga nakain ng baboy. Kaya nga sabi ko, nagpapataba yun, iniwasan ko rin. Kasi dati mataba ako, ngayon sexy na ako kasi hindi na ako kumakain ng baboy. Maraming kanin. Just... Oh, akalain mo ha, 14 kilos yung nawala sa akin in just 6 months. Diet lang ako, lang hindi na ako kumakain ng kanin masyado. No? Ng baboy, iniwasan ko na rin. Yung boiled na egg, DJ, mabilis yung magpapapayat. Yung nilagang itlog. Itlog. Bakit? Opo. Kasi dati, taba-taba ko rin dati. 88 kilo ako na dati. Itlog lang talaga, ma'am? O, nilaga. Tapos minsan, kamatis, pipino. Saging, no, ah. Saging-saging lang, na? Saging lang din naman. Yung sa almusal ko din ako nag-almusal, ha? Saging lang. Oo, totoo yun. Yung ano, yung dalawang piraso. Pwede na. Oo, huwag kang dirty mind, kuya. Tapos saging na ano, baka iba na naman yung iniisip mo. Tapos tubig lang. Pagdating ng pananghalian, yung hindi medyo sulid, no? Yun lang. Opo. Masa iwasan lang talaga yung baboy. Kasi doon ako maraming sakit na ramdaman, sir. Ito, totoo nga. Pero ito kay girl kasi yung healthy talaga si girl. Pati yung pagsasama ninyo, pati yung pag-asawa ninyo healthy. Wow. Sana totoo, DJ. Tatanong ko lang kay ate kung ready na ba talaga siya mag-asawa. Ah, ready. May 29 na, mag 30 na o. Hindi na. Okay. Ba't ako mag-decision? Siyempre lalaki mag-decision, kuya. Ha? Hindi, siyempre hindi pa rin... Hindi pa rin papayag yung, ano, siyempre dalawa kayo, hindi lang yung lalaki, di ba? Alangan itatanan kita, mahirap yun. Ako, decidido na, alangan
kukunin kita sa mga magulang mo, di ba? Tatanungin kita kung siguro handa ka na ba talaga. Tanungin ko muna magulang ko kung handa na sila mawala ako sa kanila. Okay, pagbaba ko kasi after 10 months o 9 years o ano, gusto ko meron na akong kasama sa buhay. Mahirap na kasi tumatanda na tayo tapos walang ano. May mga insurance ka, kuya? May mga insurance ka? Tanungan agad ng ganun. Gusto mo ko. Dagdagan natin yung sa'yo. Gusto mo dagdagan natin yung sa'yo. Kasama na yun ah. Beneficiary mo na si girl pag sakali kung magkatuluyan kayong dalawa. Diba idol, meron naman siya eh. Halimbawa, pasakali magano kami, hindi, may insurance na siya, wala nang problema, sa amin na yun, diba? Yun lang. Depende sa insurance ah. May mga insurance na ano lang talaga para sa isa lang talaga, member ng pamilya. O gusto mo yung member pamilya mo, mayroon din. Pero mayroon din dyan na, kunyari, mag-asawa, ganun. Insurance ko kasi, ang member, mga kapatid ko, magulang ko. Pero magkatuluyan kayo, mag-asawa kayo, kasama na yun si Boy. Sabagat, pwede rin kung tayo maramot. Share din. Yung premium na ba? Yung premium na lang kukunin nyo para buong pamilya, lahat meron. Meron ganun eh. Aray ko. 100,000 per year. Bigat, no? Kaya naman kung 100,000 per year. Kasi nga. Kaya. Dalaga. Dalaga. Pero kung may pamilya ka, yes. Hirap. Eh habang bata, habang binata ka pa, kuya, magbayad-bayad ka na ng mga insurance mo. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Yes. Dapat plano talaga, ma'am, no? Kasi dapat mo alamin talaga yung buhay. Ganun. Opo. Yes. I-plan mo lahat talaga. Sa mga bangko, meron pong ganun. Ay, may in-offer sila. 100,000 yearly. Pero mga 10 years, pwede mo cash out. Mababalik mo naman, makukuha mo naman yung pera mo. Pero insured ka pa rin. Depende po ba yun sa'yo kung ituloy mo. May monthly ka lang po nun. Pero at least makakash out mo pa rin. Po ba? 7 years ata, pwede na. Kuha mo pa rin yun. Ember ka lang. Kaya para sa kapanatag ng isip. Na, di mo masabi, madisgrasya, makalunok ko ng kutsara, nalunok mo, namatay ka, may 1 million pamilya mo. Diba? Ano lang yung tulong na yun? Agree. Totoo naman sinasabi ni Lady. Maganda talaga lahat may insurance o kung may insurance ka. Diba? Kaya nga tinatanong kita, kuya, kung may insurance meron ka ba? Meron. Mamaya, mamorblema ako sa'yo. Gagamitin mo insurance ko. Wala nang problema, St. Peter. Meron na tayo. Dalawa, tag-iisa na tayo. Kaya nang mamorblema. Kuya? Sa bagay, maikli lang na ang buhay natin. Kaya enjoy lang. Hindi mo masabi, ha? Masaya lang. Napatapi lang tayo. Enjoy lang muna. Huwag mo na yung mga insurance. Bata pa tayo. Pag mag-investigate yun, pero yung mga sinasabi mo na binabala ka ng masama, bata pa tayo, diba? Parang ang takot mamatay, kuya. Ayaw ko pa. Siguro. Huwag ka matakot mamatay, kuya. Huwag ka matakot mamatay. I-ready mo sarili mo. Kayin mo ako para may bala ka. Hindi ba? I mean, siyempre ngayon, masaya tayo. Pag isin na kinabukasan, wala na yung ito. At least na-feel natin yung saya. Diba?
Magpakatotoo ka na sa sarili mo, kuya. Huwag ka naman plastic-plastic pa. Ay, agot. Bakit? Totoo na mo na. Sino hindi na totoo? Totoo nga naman. Oh. Ako lang niloloko. Sorry ah. Sige. Sino na ka? Ching-a-ching ka na kuya dyan. Sige po. Sige po. Ah, patulogin mo muna si girl ngayon, sir, kasi bitin yung tulog niya. Ah, hindi pa nakatulog pala si girl. Ikaw, nakakatulog ka na eh. Hindi, nakatulog na ako. Ah, nakatulog ka na? Ah, sige. Ah, pwede po ninyo ipagpatuloy yung pag-uusap ng masinsinan. Maraming maraming salamat. Good luck. Oh, ah? Thank you po. Thank okay. you. Okay, sige. God bless. Likewise. God bless po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Believe ako kay girl, na sa totoo lang. Mahirap kasi mag-ipon, mahirap mag-invest, mahirap mag-insured-insured once na may pamilya ka na, no? Diyan sa Pilam Life, no? Mayroon ganun? 10 years yata yun, ha? May pinakababa nun na sa 3,000 plus. In-offer din po yun sa akin eh. Ha? Sa BPI, ha? Pilam Life Insurance. Eh kung marami kang pera, kung gusto mong tag 200,000 yearly, ayun. Sa True naman, sa ibang bank, di ba? Sa East West. Ayan, ganyan. At least secure family mo. Di mo masabi buhay mo eh. Tulad sa akin, may nakaabang dyan minsan. Baka matigok ako, mabaril lang ako sa ulo, no?